Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 59 ng Stolen Life araw ng Huwebes. Sabi ni Darius, no, bakit mo ginagawa yan? Ginagaya mo si Lucy? Darius, hindi ko siya ginagaya. Ako lang talaga to. Alam mo, para mabuti pa umalis ka na. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako makikinig sa'yo. Mabuti pa umalis ka na at lumayas ka na sa pamamahay ni Mamita. Ngayon, bumalik naman tayo kina Cheska. Na kung saan sabi niya, Mami, pwede po bang tawagin mo na si Daddy kasi nag-promise siya sa akin eh. Hindi naman po niya binibreak yung promise niya na babalik siya agad dito. Sige na po, Mami. Kasi may gagawin pa po kami, sabi naman ni Fake Lucy. Sige na nga, tawagan ko. Hello, Alex. Nasaan na ba si Sir Darius mo? Ba't hindi pa siya nakakabalik? Eh, Ma'am, nandoon pa po sa site. Iniwan ko na. Samantala, ang sumunod na eksena, nahulog si Darius sa may hukay. Diba, ayan o, sobrang sakit ng kanyang katawan at sobrang sakit ng kanyang paa. Kasi nga napatapak siya doon sa may ano, yero na nakataklob. Lumusot siya doon, meron palang malaking butas doon. Siyempre, sabi naman ni Fake para, Darius, kumalma ka. Humingi ka ng malalim, magbilang ka ng 10 segundo. Pagkatapos, humingi ka ng malalim. Huwag ka mag-alala, ililigtas kita. Hindi kita pababayaan. Para huwag mo kong iwan. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. Kukuha lang ako ng bagay na makakatulong sa'yo. Naalala ni Darius, parang naulit lang yung pangyayari noon. Sa katauhan naman ni Lucy, di ba? Sabi nga ni Lucy, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. No? Kaya hindi ka mamamatay. Ngayon, lumabas na nga tong si Fake Lucy at kausap nga si Alex. Sabi nga ni Alex, nandoon po siya sa site, Ma'am. Iniwan ko na po siya eh. Ah, ganun ba? Eh, kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabalik eh. Pero ma'am, huwag na ho kayo mag-alala kasi papunta na ho doon sina engineer. Hayaan nyo po, kakausapin ko sila na kapag nakarating na sila doon, sabihin nila si Engineer Darius na hinahanap niyo po siya. Sabi naman ni Fake Lucy, ah huwag na Alex, pupuntahan ko na lang. Ngayon sabi naman ni Fake para, Darius huwag ka mag-alala, ililigtas kita, abutin ko ang kamay mo. Pilitin mo Darius, pilitin mong tumayo at abutin mo yung kamay ko, tutulungan kita. Ngayon nakikita ni Darius yung mukha ni Lucy na sumisigaw. Kaya inaabot niya ang kamay nito. Siyempre kailangan niya rin tulungan ng sarili niya. Umaangat na yung katawan niya. Ngayon parang naulit lang yung mga sinabi ni Lucy noon. Binanggit naman ni Fake para sabi niya, hindi kita iiwan Darius kaya huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan, hindi ka mamamatay. Yun din ang lagi niya sinasabi. Kasi nga nagka-trauma na nga si Darius dahil nga sa nangyari noon. Samantala, pinuntahan na nga ni Lucy itong lugar. Sabi niya sa dalawang engineer, nasaan ba si Sir Darius nyo? Ma'am, hanggang ngayon hindi po namin makontak. Hindi po niya sinasagot yung tawag namin. Kanina pa po. Eh, ba't naman nakakandado yan? Eh, siguro ho, baka ho may nag-lock. Pero nasa loob po siya, sabi niya eh. Sabi naman ni Lucy, sige, kukontakin ko ulit. Pwede ba buksan nyo? Sabi ng mga engineer, wala ho yung susi eh. Wala ho sa amin, na kay Alex. Tinawagan ni Lucy si Alex, sabi niya, Alex, pwede bang pakibukas nitong gate dito? Ah, ganun ho ba, ma'am, sarado ho ba? Eh, baka ho may nagsarado. Sige ho, pabalik na po ako. Bibilisan ko ho, papunta na po ako. Sige, hintayin ko yung susi ha. Ikaw na lang magbukas. Umikot na siya. Samantala, eto na, balik na tayo kina Darius at kay Fake para, yung totoong Lucy. Sabi niya, sige, malapit ka na. Ito na, nakuha ko yung kamay mo. Iaangat kita. Tinutulungan ni Darius yung sarili niya hanggang sa nailigtas na nga siya ng tuluyan ni Fake Para. Sabi naman ni Para, sa wakas, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Ngayon, dumating na nga itong si Alex. Binuksan na nga yung gate. Sabi niya, Alex, bilis, pakibukas na. Ngayon, pumasok na nga itong si Fake Lucy. Ngayon, sabi naman ni Fake Para, mabuti naman at ligtas ka na. Niyakap niya agad si Darius. Pagkatapos doon, nagkatitigan sila. Kasi nga, ang nakikita nga ni Dario sa katauhan nga ni Para ay yung misis niya, si Lucy. Ang ginawa ngayon ni Fake Para o ni Real Lucy, inalikan si Dario sa noo, magmula sa noo, ilong. Pagkatapos, sa labi, ang tagal ng halikan nila. Dito na talaga naramdaman ni Dario yung spark na para bang si Lucy mismo yung humahalik sa kanya. Ngayon, tinanong niya si Lucy o si Fake Para, sabi niya, bakit mo ginawa yon? Sabi ni Fake Para, akalimutan mo na yun Darius, pasensya na, nadala lang ako ng emosyon ko, hindi ko sinasadya, nadala lang talaga ako sa labis na pag-aalala ko sa'yo. Ngayon sabi naman ni Darius, bakit mo ginawa yun, diba, yung halik mo,
Magpapaliwanag na sana si Darius ngunit naantala dahil nga narinig nga nila yung boses ni Fake Lucy nagsisigaw. Darius, nasan ka ba? Tinulungan ni Para. Talagang natapilok si Darius dahil nga ang sakit nga ng paa niya. Natumba siya. Hanggang sa dumating na nga itong si Fake Lucy, sabi niya, ano ba kasing ginagawa niyo rito? Ano ba? Bakit ganyan ka? Love, umunang pagalitan si Para. Wala siyang kasalanan. Ang totoo nga niyan eh, tinulungan niya ako dahil natapilok ako at nahulog ako doon sa may butas. Siya ang nag-angat sa akin. Ganun ba? Tinulungan ka niya? Eh ba't ka naman nahulog sa butas? Mamaya ko nalang papaliwanag sa'yo pag uwi natin sa bahay. Masakit na ang paa ko, ang buong katawan ko, pati ang ulo ko, Lucy. Merong ginawa sa yung babae niya, no? Merong ginawa sa yung masamayan kaya ka napahamak. Wala akong ginagawa sa kanya. Lucy, sabi ni Para, hindi ako naniniwala sa mga palusot mo. Gumagawa ka lang ng dahilan na pahamak si Darius dahil sa'yo. Sabi naman ni Darius, tama na, Lucy. Umuwi na tayo. Kailangan ko rin magpahinga. Sobrang sakit na ng katawan ko. Inalayan na nga ni Lucy si Darius. Ngayon, balik naman tayo kina Isaac sa kay Manang Bering. Sabi ni Manang Bering, alam mo na ba latest? Ano yung Manang? Nag-away na naman itong mag-asawa sina Sir Darius sa kasi Ma'am Lucy. Eh kasi nga naman gumagawa ng parang kung si Ma'am Para para siraan si Ma'am Lucy. Kita mo na, nanunumbalik na naman yung inis ko dyan kay Ma'am Para eh. Dati nagugustuhan ko na, kailan lang napakabait niya. Pero ngayon, hindi pa rin pala nagbabago. Binabalik niyo yung pagkatao niya. Ito naman kasi si Ma'am Ason, binabalik pa rito si Para. Eh alam naman natin yung kasalanan na ginawa niya sa pamilya niya. Sabi naman ni Isaac, ang bilis naman ng pagbabago ni Ma'am Para. Eh baka naman hindi sa ganun. Eh hindi talaga, sabi ni Manang Bering. Talagang wari ko talaga nagbago na ulit niyang si Ma'am Pare. Nagbalik na naman siya sa dati, sabi niya. Samantala, ito namang si Lucy, kinumpronta si Darius, sabi niya, ano ba kasi ginagawa niyo doon? Ano ba yung sinabi ni Para sa'yo? Ano ba yung napag-usapan ninyo? Alab, tungkol lang naman kay Mamita, nagpunta siya para mag-update sa akin. Tungkol sa mga concern doon ni Mamita, ayusin na raw niya. At ayusin daw niya yung schedule ng pagpunta niya, pati pag-aalaga niya. Sabi naman ni Fake Lucy, ayun lang ba talaga pinag-usapan ninyo? Wala nang iba. Oo, love. Wala na talaga kami yung pinag-usapan. Sige na, okay na. Pinapalis niya na si Lucy. Eh, nilalagyan nga ni Lucy ng yelo. Yung cold compress, yung paa nga ni Darius kasi nga, ang sakit pa rin ng paa niya. Samantalang si Joyce kinikilig, naku bro, ito na yung simula. Sabi ko na nga ba eh, inalikan mo pala si Darius, eh di panigurado. Nanunumbalik na yung pagmamahal niya sa'yo, iniisip niya yung spark, yung nabuhayan siya ng dugo, ng loob. Diba, nainlove ulit siya sa'yo. Panigurado, makikilala ka na nun. Oo nga bro, totoo nga yan, pero inaalala ko, baka palayasin ako ng tuloy ni Darius dahil nga sa ginawa ko sa kanya. Nag-aalala rin ako, kaya hindi pwede mangyari yun na palayas ako sa loob ng bahay ni Mamita. Ngayon nakita na nga sila ni Darius sa kani Fake Para nitong gabi. Sabi ni Para, okay na si Mamita, Darius tulog na siya, napakain ko na rin siya. Darius, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol nga pala sa nangyari kanina, pagpasensyahan mo na ako, nabigla lang talaga ako, kalimutan na natin yun. At saka sa mga nasabi ko sa'yo tungkol kay Lucy, pagpasensyahan mo na, nagkamali lang ako ng base sa reseta. Magmula ngayon, asikasuhin ko na yung gamot ni Mamita at ayusin ko na rin yung mga gamit niya para maging organized. Huwag mo lang ako paalisin, Darius, kasi kailangan ko to. Kailangan ko mapagaling si Mamita at kailangan niya rin ako. Pakiusap, sabi naman ni Darius, okay, I change my mind. Hindi ko na gagawin yun na paalisin ka. Binabawi ko na. Ngayon, nakatingin itong si, Fake Lucy, sabi niya, may binabalak talaga kayong dalawa. Meron talaga kayong alam na hindi ko rin nalalaman. Ngayon kinumpronta niya si Para, sabi niya, talaga ang kapal na mukha mo, no, nandito ka pa. Hindi ka pa umaalis. Ba't anong ibig mong sabihin? Ano, nakalusot ka? Ano bang ginawa mo kay Darius? Ano ba sinabi mo sa kanya para ma-absorb ka at hindi ka tuloy mapalayas sa pamamahay ni Mamita? Alam mo, Lucy, para sabihin ko sa'yo, alam ko yung mga ginagawa mo kay Mamita. Pinapalitan mo ng candy yung kanyang gamot kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling. Sabi naman ni Fake Lucy, si Tanda, ilang panahon na lamang ang ibubuhay nun at mawawala na siya at hindi niya na mabubunyag yung mga sikreto ko. Kaya ikaw, huwag ka na magpiling dahil kinakailangan umalis ka na sa pamamahay ko. Sabi naman ni Para, no, wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Dahil ang inaakala mong pamilya mo ay pamilya ko. Yung asawa mo ay asawa ko yon. At yan, lahat ng mga ari-arian na meron ka, pamamahay, akong nakatira dyan dahil sa akin lahat yan.
natuto na rin lumaban si ano Lucy o si Fake Para. Dahil nga sasampalin siya ni Para o ni Fake Lucy. At dito na po nagtatapos ang Ribbon Recap para sa araw na ito, mga kapuso. Abangan natin ang nalalapit na pagwawakas ng Stolen Life, kaya wag na wag natin yung palalagpasin, lalo na at nakikilala na ni Darius ang totoong pagkatao ni Para at merong namumuong pagmamahalan o pagtitinginan sa kanilang dalawa. Yan ang wag na wag natin palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa'yo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.